Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul malaikatul abrar, at tinatalakay pa rin natin yung pakikitungo ng mga anghel sa mga mananampalataya. So nung nakaraan natalakay natin yung labanan sa Badar, yung labanan sa Khandak, yung sisingit sana natin yung sa Ghazwat Hunain, pero konti lang naman kasing detalye doon. Siguro skip na lang natin. Tumungo na tayo dun sa number 14. At ito na yung Himayatuhum lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ang pangangalaga nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangangalaga, so syempre bahagi ito ng esma ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nangyari nga ito sa mga panahon na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi wala namang naiulat nung bata pa siya na nakatagpo niya si Jibril alaihi salam libad lang doon sa pagkakataon ng pagkakabiyak ng kanyang dibdib. Yun lang. So dito, iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ni Abu Jahal, hal ya'firu Muhammadun wajhuhu baina adhurikum? Sasabi ni Abu Jahal dun sa kanyang mga kasama, hahayaan na lang ba ninyo ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga inahamon niya yung Quraysh? At yun nga ang gusto niyang mangyari, na merong mamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng paglalagay ng dumi o alikabok doon sa mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakil, naam. Merong sumagot nga nakabilang sa Quraysh, oo. Faqala, wala tawul uzza, la in ra'aytuhu yaf'alu dhalika lat ananna ala rakbatihi. So sinabi nung isa sa kanila na kapag nakita daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga nga kasi yung sujud, di ba sa sujud idinidikit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mukha niya sa lupa. So inuunawan nila ito na kung ito ay kagalang-galang, kamahal-mahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagmumukhain nila itong masama. Kaya para magmukhang masama, kumbaga didikit talaga sa mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung alikabok o yung lupa. Sinabi ng isa sa kanila na aapakan daw talaga niya ang likod o ang leeg ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para masubsub talaga siya sa lupa. Yun nga, sinabi, o la'afiran na wajhuhu fit turab. At yun nga, talagang la'afiran na, kumbaga, papahiran o ipupunas niya talaga ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So katulad nga doon sa hamon ni Abu Jahal doon sa kanila. At yun nga, naiulat sa hadith, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ito ni Abu Hurairah, wa huwa yusalli, at dumating nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay hindi, yung dumating yung nagsabi na apakan niya sa leeg si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dumating nga ang tao na ito at nabutan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay nagsasala. Wa huwa yusalli, za'ama liyata'ah ala rakbatihi, na siya nga ay nanindigan, naapakan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa likod nito o sa liig nito. O maring sa balikat din, pero nga, alam na natin yung kwento na ito.
ang gumawa nito si Uqbah bin Abi Mu'ayth at sinabi, "Fama faja'ahum minhu illa wa huwa yankisu ala akbihi." At nagulat nga yung Quraysh, na bigla na lang napatakbo ang tao na ito palayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayattaki biyadayhi. Tinatakpan niya yung kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang dalawang kamay. Kumbaga meron siyang iniilagan, meron siyang iniiwasan. Fakila lahu malak, tinanong sa kanya ng mga Quraysh, anong nangyari sa iyo? Fakala, inna bayni wa baynahu lakandakan minnar. Sabi niya sa pagitan daw niya at pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang malalim na hukay na merong apoy. Wahulan wa ajnihatun. At meron daw ditong mga kumbaga hole, mga bagay na nakakatakot at mga pakpak. So nakita niya lang mga pakpak doon sa apoy. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laudana minni laktafatathu al-malaikatu adwan-adwan." Na kung lumapit pa raw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hihiwa-hiwalayin siya ng mga anghel ng pira-piraso. Kumbaga, ang bawat bahagi ng katawan niya ay hihilain ng mga anghel at mapuputol ng pira-piraso. So dito, actually maraming beses na nangyari yung ganito. So nauna nang nabanggit yung, kumbaga, si Uqbah rin, naglagay siya ng dumi ng laman loob ng camel sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siyempre naiulat din yung sinakal niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at isa ito sa mga ulit. Ibig sabihin, hindi lang isang beses na ginawa ni Uqbah ang ganoong pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napakatindi nga ng kanyang ginawa. Kaya nga sa Badar, sumuko si Uqbah pero pinatawan pa rin siya ng parusang kamatayan. Okay? Intindihan nyo ba? Baga, sa tindi ng kasalanan ni Uqbah, walang saysay sa kanya yung kanyang pagsuko. Pinarusahan pa rin siya ng parusang kamatayan. Pinugutan siya ng ulo ni Ali. Pero nga yung mga anak niya kalaunan ay nagmuslim din sa Fathu Makkah. At kabilang nga sa mga anak niya si Al-Walid bin Uqbah na naging gobernador ng Kufa sa panahon ni Uthman bin Affan. Ito yung nakukwento ko palagi na nag-iimam na lasing. At pinalatigo siya ni Uthman bin Affan. So hindi lang isang beses na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pininsala ng Quraysh doon sa malapit sa Kaaba habang siya ay nagsasala. Ito lang yung mga naiulat na naalala ng mga sahaba na nangyari. Pero maaring araw-araw nangyayari ito. Maaring masabi pa natin na araw-araw nangyayari ito. Pero ito yung mga notable na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon nga, ang nakita nila na mga pakpak, yun daw ay mga anghel, alhamdulillah. So marami pang ibang pagkakataon doon, meron pang naiulat din, kung di ako nagkakamali, si Uqbah rin yun, ang nakita niya ay, si Abu Jahal pala mismo. Palapit daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nakakita siya ng napakalaking camel na kayang-kaya daw siyang kainin nito, kaya hindi na siya nagtuloy o tumuloy sa pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, syempre, nagawang saktan ni Abu Jahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya nga galit na galit si Hamza. Ngayon, alin ang naunang nangyari dito? Ano na yun? Regardless na. Kumbaga, wala nang kinalaman yun dito, kasi hindi naman sila naniniwala dun sa nakita nila eh. Kahit makakita pa si Uqbah ng apoy o makakita pa si Abu Jahal ng napalaking kamelyo na kakainin na siya, patuloy pa rin sila sa pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kasi mga hadith, naiulat yung mga hadith na walang petsa. Hindi mo binabanggit yung petsa. O ganitong petsa, ibig sabihin nauna ito. Kumbaga, sa mga ganitong pangyayari, mga pangyayari na naulit-ulit, naunawaan natin ito na maaring hindi lang ito isang beses nga nangyari at naulit-ulit ito. At yung mga pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito lang yung naiulat pero maraming beses ito na nangyari. Kaya si Allah ay nangalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lang sa pinahintulutan niya na mangyari. Liban na lang sa pinahintulutan niya na mangyari na pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa niyan katulad sa Uhud, nabasag yung ngipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa Taif, dumugo pa yung paa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang tinamaan nito ng bato. At iba't iba pang pamiminsala. Isama na rin natin yung ano, yung lason, yung karne na may lason na ibinigay sa kanya doon sa labanan sa Khaybar. Lahat yun ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ultimately, sa kabuuan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinangangalagaan ni Allah at dito sa konteksto ng tinatalakay natin, sa pamagitan din ng mga anghel, alhamdulillah. Sa pamagitan ng mga anghel, alhamdulillah. Sa tutuloy natin dito, inshallah, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.